umaga mga kapitbahay, medyo hirap magsalita kasi may candy akong sinusubo. So ayun, quick video lang ito para ipakita sa inyo yung progress ng ating mga fry. Pinaghalo-halo ko na kasi magkakaano naman sila, magkaka same ng edad yung pagkaka-hatch at saka pagkaka-pre-swim. So siguro iba na una lang ng ibang days. So yun lang, quick vlog lang to. Pakita ko lang yung progress, kung ano yung mga kinakain, saka kung paano yung ginagawa kong setup para palakihin yung mga fry natin. So maraming salamat sa panonood. So ayan na po yung mga fry natin. Yung update dun sa breeding natin. Kung makikita nyo, mas visible siya sa ano, sa eye compare sa camera. So kung makikita nyo, may mga maliliit na gumagalaw. And then ito yung isa. Ayan, mas kita sila kasi medyo malinis pa yung container nila. So mixed strain na yan. Ayan na yung mga fry natin na yung mga pair, mga binred natin na pair, ayan na yung mga fry nila. So mixed strain na yan, pinaghalo-halo kasi magkakasabay naman. And then ito yung latest yung mustard gas. Hindi makita mo siya. Meal na lang yung naiwan kasi may mga fry na din dyan. So, magkakasama na dito. Ang bibilangin siguro yan, nasa may 1,000 siguro mahigit yung mga fry na nandyan kasi magkakasama na. And then dito, yung unang batch natin na sinalang. Kung mapapansin nyo, green yung water nila kasi dyan ako nag-culture ng magna. Green water kasi yung kinakain ng mga magna natin. So ayan, nilagay ko na rin diretso yung mga fry para at the same time yan na yung grow out tank nila, magkasabay na breeding and then grow out tank ng mga fry natin. Kung mapapansin nyo, medyo malalaki yung mga fry dito kasi mas nauna yung batch na yun. Yung iba may mga kulay na. Dito super red yung male and yung female red dragon. Tapos dito naman mixed strain na to, merong multicolor na candy tsaka may blue, steel blue. Ano pa ba yung na-breed natin dito? May crown tail din akong nilagay dito pagkakaalam ko dyan sa mga beta na yun. So hopefully makasurvive lahat para pag naglakihan sabay-sabay sila. Tapos syempre, ang pinapakain natin sa mga fry, ito. Mga BBS, yan yung hatchery. At saka may culture din tayo ng magna, which is ito. Ito. Kung mapapansin nyo, green water din yan. Kasi dyan sila nagsusurvive. Yan yung kinakain ng mga Daphnia magna. Yung malalaking version ng Daphnia. Kasi isang maliliit, mga moina. Nag-try din ako dito sa maliit na tank. May mga nakaka-survive din. Kaso ayan, kung mapapansin nyo, may gumagalaw sa tubig. Tsaka to, dito. Ayan, ito magna rin to. Ayan, malalaki. Compare sa moina. So ayan na yung pinapakain natin sa prime. Minimix ko na sila. Tapos sinusubukan ko na rin maglagay ng tubifex worms. Ayan. Kung mapapansin nyo yung nasa baba na mapula.
konti lang para hindi ma-choke yung mga prey natin, hindi sila mamatay. Kasi pag na-choke sila, mamamatay sila. So, ayun. Dito, mas makikita kasi nga mas, ano, mas marami. Yan. Yan yung mga pinapakain natin para live foods. Para maganda yung paglaki ng mga prey natin. Tapos, sinasanay natin sa pellets pag medyo malaki na. Mix na yon, live foods tsaka pellets para if ever may kukuha nung beta, hindi sila ano, hindi mahihirapan magpakain. At syempre ito, yung talisay leaves natin, pangkondisyon sa mga tubig na ginagamit. So, yun lang mapapakita ko. Tapos live plants, ayun. Maraming live plants. Para talagang makasurvive, parang nasa wild lang din sila. Oxygen na rin yan sa kanila. Yung aerator pala optional, pero nilalagyan ko para hindi mapulit din agad yung tubig. Hindi maayos yung pag-aaral. Nga po, maraming salamat kung umabot ka sa part ng video na ito. Ibig sabihin, tapos na yung video. Sana may natutunan kayo sa napanood nyo. Kung may mga tanong kayo tungkol sa pagpapalaki ng fry, so mag-comment na lang po kayo at pwede nyo rin akong i-message kung may contact kayo sa akin. Kasi pwede naman nating i-share, kaya natin ginagawa ng video ng pagbablog yung mga fry. Kasi iba, nahihirapan i-maintain tsaka palakihin yung mga fry nila. Lalo napaka sensitive pagka sobrang liliit pa ng fry natin. Kaya gumagawa ako ng video, sana makatulong. Pakita ko rin yung technique ko, yung setup nung mga fry, nung pinaglalagyan nila para mapalaki nyo sila ng maayos tsaka masigla, para ayun nga, mailabas din, may ano natin sa iba, maishare natin. So yun lang, maraming salamat ulit. Paalam, hanggang sa susunod po, pipilitin kong makover lahat yung technique from breeding hanggang sa pagpapalaki ng ating mga betta fishes. So yun po ulit, Rapiotics Adventures po, huwag niyo pong kakalimutan. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta. Till next time.